UP Professor Ricardo Say concedes the country enjoyed a certain degree of progress under the late President Ferdinand Marcos's Bagong Lipunan or New Society. He cited the numerous infrastructure projects initiated by Mr. Marcos, but he also pointed out the repression that prevailed during the martial law years. The public and the media are not allowed to discuss atrocities committed by the police and military then. Talagang yung news, suppressed yung news. So hindi namin malaman kung ano ba talaga yung nangyayari. And then hindi nire-report, for example, yung nangyayari sa Mindanao. Nagkaroon ng malawakang digmaan sa Mindanao at that time. Talagang news blackout doon. Even foreign media, kung minsan, kung let's say yung Time Magazine o Asia Week, critical sa gobyerno, hindi yan lalabas sa newsstands. Carolina Bobby Malay was part of the leftist underground movement during martial law. She agrees that progress did take place, but not for long. Pwede naanan din na panahon na umangat. Tapos, biglang pagsak noong nagkaka-epekto na yung panghuhuthot, katakot-takot na napakikinabang ng mga cronies at saka ng Marcos family dun sa mga infrastructure projects, dun sa mga foreign loans. Kinailangan na maraming tao ang sinasabing magtago bukod pa dun sa pamumundok, ano, ay dahil kay maraming trabaho doon sa resistance movement na kailangang gampanan ng mga taong tutol doon sa diktatorya. Another martial law survivor, Bonifacio Ilagan, recalled the atrocities he had to endure when he was arrested. Ang ginamit sa akin ay yung tinatawag na San Juanico Bridge. Pinlansya ang aking talampakan. Maraming ano eh, may isang pagkakataon na pinilit nilang pasukan ng tingting ang aking ari. Ilagan's sister Rizalina and other members of the underground movement were also abducted. He was able to talk to her a week before she was taken. That was the last time he'd see her alive. Doon sa sampu, may tatlong nakita pero patay na. Yung dalawa natagpuan sa isang bangin sa Tagaytay at yung isa ay nahukay sa isang common grave sa Lucena. Doon sa aming pagsisikap na alamin ang nangyari, nalaman namin na yung tatlong babae doon sa sampu ay repeatedly ginahasa at inexecute silang lahat. To this day, the Ilagans still do not know what happened to Rizalina or where her remains lie. She is one among 75,000 victims of human rights violations during the Marcos regime, whose family filed claims before the Human Rights Victims Claims Board. George Carino, ABS-CBN News.